Hi mga kaulag, nag-request pa lang anak ko magluto ako nitong pork sinigaw na to. Sige, pagbibigyan natin. So kung ano na lang nandito sa kusina, yun na lang gamitin natin. Meron pala ako ditong yempo. So hugasan na lang natin to. Ayan, after nung hugasan. Hiniwa ko na rin pala tong yempo. Yung saktong laki lang. Ayan. Bali parang pinag-apat ko lang yung yempo na to. Haba akong nagluluto, ang ate ko naman naglalabas. Sabi ko sa kanya, maglaba na kasi linggo na. So, wala naman pasok bukas. Kaya okay lang din naman. Ngayon, kumuha na rin pala ako ng kamatis. Dalawang sibuyas at tatlong siling green. Yan lang din naman yung nasa rep namin. So, hugasan lang natin to. After nyan, hiwain ko lang yan. Saktong laki lang din. Unahin ko muna ang kamatis. Pagkatapos yan, balatan na lang natin itong sibuyas. Maliliit lang itong sibuyas. Nabili ko lang ito dun sa tindahan dito. Alam nyo ba na 55 kilo lang yan? Pero okay na rin kasi nagmahal na naman ang sibuyas ngayon. Tatlong klase lang parang gulay na ilalagay ko dito. Kasi ito lang yung stock syrup namin. May kangkong lang ako. Tapos meron din akong gabi at saka itong radish. Tapos limay ko na nga pala ang kangkong, dahon lang talaga nilalagay ko. Tapos itong labanos, napansin ko may pagkaluma na. Sobrang kunat niya talagang hiwain. Hindi ko alam kung anong lasa nito kapag naluto. Ayun na, binalatan ko na rin siya. Talaga may pagkamakunat na lang to. Ewan ko kung makakain pa to. Pero hayaan na lang, sige. Iniba ko na lang din itong labanos. Isinunod ko na nga itong gabi. Ayan, buti may okay pa tong gabi. Binalatan ko na lang din siya. Tapos hindi ba ako na rin nakatulog kasi nalaki ng labanos. Ngayon, pinainit ko na tong kawali. Nagtataka siguro kayo bakit may kawali dito. Ang gagawin ko po kasi ipipiritirin ko muna tong yempo. Yan kasi yung sekreto ko sa paggagawa nito. Ayan, kapag golden brown na, pwede na natin itong hanguin. Talagang ito palang ulam na. Grabe. Nagisa na rin nga pala ako ng sibuyas at saka kamatis. Nagtataka kayo bakit ito ginigisa ko. Ayan talaga ang tekniko dyan. Pero napakasarap ng ganito pag yan ang gawin nyo. Try nyo lang din. Tapos napahita pala ako ng tubig para mas mabilis. Ngayon ko lang namalayan bakit sa kawali ko na niluluto to. So nilipat ko na rin pa rin siya sa kaldero at nag-add pa rin ako ng tubig. Ayan, para mabilis nang kumulo kasi yung karne natin malambot na kaya hindi na kailangan pang palambutin. Luto na rin kasi yun. Iuna ko nga para itong gabi. Pagkatapos niyan, isusunod ko naman itong labanos para lumambot siya agad. Tapos tinakpan ko lang, intayin ko lang kumulo. So kumulo na siya, ilagay naman natin itong pork cubes. Isa lang nilagay ko dito. Ito talaga yung pampalasa ko rin dito. Nilagay ko na rin pala yung tatlong sili na green. Nilagay ko na rin itong pampaasim, sinigang, na gabi. Gusto ko kasi malapot. Ayan, binuhos ko na rin pala lahat. Ngayon, inilagay ko naman itong karne na pinirito ko. Yummy, diba? So, ang papaalat ko lang naman dito is patis lang din. Tapos, bali nilagay ko lang din siya ng konting asin. Tsaka betchin. Hindi ko na rin napakita ang paglagay ng asin. Oo nga pala, tinatanggal ko nga pala yung gabi dito kasi yung gabi na to is aking dudurugin. Alam nyo kasi pag dinurog yung gabi, mas masarap siya at saka mas maninamnam. At saka lumalapot talaga siya, kaya yun din yung gusto ko. Tapos nilagay ko na pala itong dahon ng kangkong. Ngayon na, malapit na rin itong maluto. So taktakpan ko lang tapos intayin ko lang itong kamulo. So ayan na. Luto na ang ating sinigang. Naglagay na rin talaga ako sa mangkok. Papapakain ko lang to kasi hindi ako makain ng rice. Diet kasi ako. Grabe ang sarap. Lalo kung may sili at saka patis. So ayan na po sa mga nag-enjoy manood. Salamat!